Nilagay ko na yung pugad para talagang ma-motivate silang mag-itlog. Pakainin na natin to. Yung pagkain na binibigay natin sa kanila dyan, mayaman sa protina para makatulong sa pag-build ng kanilang pangangatawan. Wala pa rin paawat yung ating mga ibon. Ayun, oh. Sige pa rin. Iyan lang natin dyan sila, mga kalapatids. Samantala, habang lumilipad yung ating mga ibon sa labas, meron lang akong gagawin dito sa ating flyer slope na pagbabago. Parte pa rin ng ating ginagawang adjustment sa sistema dito sa ating flyer slope. So, gagawin ko muna yun, mga kalapatids. Papakita ko sa inyo kapag yari na. The next day. Good morning sa inyo, mga kalapatids. Karugtong pa rin ito ng ating previous episode at kahapon hindi ko natapos yung pagbibideo sapagkat kailangan kong humabol sa schedule ng ating pagtatrabaho. Pasensya na kayo, pero sa episode na ito, tuloy-tuloy pa rin yung ating kwentuhan at ipapasilip ko sa inyo yung aking ginawang adjustment dito sa ating flyer slope. Ito, tignan nyo, mga kalapatids, yung ating ginawa dito sa ating flyer slope. Ayan, kung mapapansin ninyo, inalis natin yung plastic na nakalagay dyan na parang nagsisilbing box perch ng dalawang ibon natin dyan at pinalitan natin ng bee perch. Kinuha natin yung bee perch dito. Alright? At eto, mga kalapatids, yung nilagay ko. Nilagyan ko ng harang dyan o divider sa gitna nyan. Ganun din dito, mga kalapatids. May harang na rin. Ang dahilan nyan ay para hindi sila magpares-pares. Sa pamamagitan ng harang na yan, eh kahit papaano, ay bababa ang posibilidad na magparesan sila dahil di nila nakikita ang isa't isa. Etong dalawang to, kaya lang naman to nakakaporma ng ganyan, nagliligawan sila dito sa sahig. Dahil nga, wala yung ating mga alagang dominante. Wala si Jesse at saka si Zomba. Isinampa kasi natin yung ating mga ibon na yun sa training. At ang release nila ngayong umaga, mga kalapatids, ay sa Mungkada, Tarlac. Ang pinakauling training nila nung nakaraan ay almost 70 kilometers air distance. Ngayon naman, nasa 127 kilometers yung kanilang babagtasin. Medyo malayo-layo yung talon ng distansya, mga kalapatids. At eto pa, hindi maganda yung panahon, makulimlim. Pero sana ganyan lang at huwag umulan. Balik tayo dun sa adjustment, mga kalapatids, habang hinihintay natin yung ating mga ibon. Isang beses na lang tayo magpapatuka. At ganun din, kailangan i-adjust din natin yung workout o yung exercise na binibigay natin sa kanila. Kapag ka hindi timing yung binibigay natin patuka at workout sa kanila, eh dalawang bagay lang yan, mga kalapatids, na kanubi. It's either magiging mataba yung ating mga ibon o kaya naman ay mga ngayayat sila. Alinman sa dalawang yon, mga kalapatids na kanubi, eh alam nating hindi yon makakabuti sa ating mga alaga. So kailangan dun tayo sa gitna, kailangan sakto at malusog yung ating mga ibon at laging nasa kondisyon. Hindi totoo yan. Target natin yung kanilang katawan at kondisyon ay built para sa liparan. Bola lang yan. Unti-unti kong ginagawa ng paraan na maisaayos yung mga bagay-bagay dito sa loob ng ating flyer slope para maipatupad natin ng maayos yung sistema na gusto nating mangyari sa ating ginagawang paglalaga. Yung cup na to, paris na kasi yan eh. Pinaparisan niya to. Ang lahi nito, mga kalapatids, old line Homer na Taiwan. Kapatid to nila Zomba at ni Jesse. Ayan, tingnan niyo yung kulay niya, ang ganda oh. Pang matigasan, high out ko yan, mga kalapatids. A few moments later. Doon sa ating pinagsampahang club, iba-iba yung lugar ng destinasyon ng ating mga alaga. May Pabulacan, may Pakaloocan, may Pakabite, Laguna, at syempre, dito sa atin, sa Metro Manila. Yan ang magandang pagkakataon para makita natin yung ating mga alaga. Kung marunong silang lumihis, humiwalay sa grupo, pagkaalam nilang malina o papalayo na yung direksyon na kanilang binabagtas. Mahigit isang oras pa lang nakakalipas nung pinakawalan sila doon sa release area. At nakita natin, nung pinanood natin yung video, ay 20 minutes after release, umiikot pa rin yung ibang mga ibon doon sa release area. Siguro nahihirapan sila na hanapin o tuntunin yung mga direksyon na dapat nilang tuntunin. Yung ibang mga ibon, yung ibang grupo, eh pumitik na, mga kalapatids. Samantala, may mga grupo talaga na umikot-ikot pa at halos 30 minutes silang naghahanap ng direksyon. Siguro dahil bagamat walang ulan, dun sa release area, low ceiling o mababa yung mga ulap. Kaya medyo nahihirapan yung visibility ng ating mga alaga. So sana hindi nakasama dun yung mga ibon natin dito sa ating loft. Sana dumiretso na sila agad dito. So hintayin natin yung ating mga alaga. Matagal-tagal pa yun. Mababagal lang naman yung mga kalapatids. Patupain na muna natin itong ating mga ibon na naiwan dito sa ating flyer slope. So lima yung ibon na natira dito. At tignan nyo, mga kalapatids, yung ating pinapakain sa kanila. Nag-adjust din tayo sa uri ng pinapakain natin sa ating mga alaga.
Yan yung itsura ng ating pinapatuka. At sa ngayon, pinapakita ko lang muna sa inyo pagka naging maganda yung resulta ng ating ginagawang bagong sistema, mga kalapatids. Asahan nyo, isi-share ko to sa inyo, mga kalapatids. So ganito karami para sa kanilang lima, take to 25 to 30 grams ang bawat isa sa kanila. So maghapon na nila itong pagkain. Tara, kain na natin yan. Alright. Sa binibigay nating rasyon na yan sa kanila, eh considered na dyan, mga kalapatids, yung workout na ipinagagawa natin sa kanila sa loob ng isang araw. Kailangan magtugma yung pagkain at saka yung workout, dahil kung hindi, mapapasama yung ating mga alaga. Since nagsusubok pa lang tayo sa panibagong sistemang ito, mag-a-adjust na lang tayo kung sakasakaling kapusin o kaya naman ay sobra yung ating ibinibigay sa ating mga alaga. So antay-antay pa tayo, mga kalapatids. 9:26, wala pa yung ating mga ibon. One eternity later. 10:49 ng umaga. May kumalabog sa bubong natin. Tignan natin kung sino yung unang dumating sa ating mga alaga. Sino kaya to, mga kalapatids? Palagay nyo, sino kaya yung mauuna? Sinilip ko sa taas, mga kalapatids, at si Jesse yung unang dumating mula mong kada tarlak. Kaya lang hindi pa siya bumababa. Mukhang nagpapahinga pa. 10:56, mga kalapatids, at may dumating na naman. Yun, buti pa to si Angel, mabilis tawagin. Si ano, tagal na nakatambay dun. 7 minutes na nakatambay yung isa. So papasukin na natin to si Angel. Ito si Angel, mga kalapatids, at pansamantala ko lang muna siya diyang nilagay para makakain siya ng maayos, sapagkat magulo dito sa ating Flyer Slope. Di pa stable yung hierarchy ng ating mga ipon. Kaya dun muna si ano, si Angel. Right. Samantala si Jesse andun, nasa taas pa rin. Halos 10 minutes na siyang nandun, hindi pa bumababa. Subukan nga natin bugawin. One eternity later. 11:20, mga kalapatids, at ito na yung pinakahuling ibon natin na si Zomba. Masyado ka ng huli boy. Patuloy nating imomonitor yung progress nila at titignan natin kung uunlad pa sila. So yan muna, mga kalapatids, ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pakikitambay. At sa mga hindi pa naka-subscribe, mga kalapatids, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na yung notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video. Follow ang ating Facebook page para tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano, mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Alam, late ka na.